Hi, good day! I am Sir Jun Francia and I am making videos about technology, arts, and education. So kung bago ka pa lamang sa channel na ito, please don't forget to subscribe. And for today's video, ay pag-uusapan natin kung paano tayo makapag-preprint na ating modules, books, and learning materials kasama na activity sheets ng back-to-back gamit ang printers. Ipakikita ko rin sa inyo kung paano tayo makapag-preprint gamit ang dalawang printing qualities, lalo na kung gusto natin makatipid sa oras at sa materials na ating gagamitin. So kung interesado kang matuto, please keep on watching. 1, 2, 3, come on! So para po makapag-umpisa tayo, kailangan i-open po muna natin yung file. So dito, naggumawa ako ng isang example na file na kung saan naglagay ako ng mga arrows upang mas madali nating makita yung direction ng paper later on kapag kailangan na natin siyang baliktarin. For example, ito yung module ninyo or yung book or yung activity sheets na gusto nyong i-print back to back. So ang gagawin natin is, pwede tayong mag-click ng Ctrl plus P. Ayan, Ctrl P. O kaya maaari din naman po natin na i-click na lamang yung file sa itaas, file, and then lalabas po dito ang print. Ayan, so ito po yung preview. Ang ipapakita ko po muna sa inyong pag-preprint is yung hindi siya naka-PDF file. So for example, yung inyong worksheets is nasa Word pa siya or nasa PowerPoint, pwede nyo rin pong gamitin dito. Ayan, so i-check lamang po natin yung printer kung siya po ba is connected. So dito, makikita natin yung printer na ready. Ito siya, Epson 3110. And kung ano man po yung printer na ginagamit nyo, kung other brands or other versions, pwede rin po. So magiging ready po yung printer kung siya ay naka-turned on na and connected na rin po yung USB cable. So i-click natin siya, left click. And then punta naman tayo sa printer properties para mabago natin ang kanyang setup. So sa printer properties, i-check natin yung kanyang size, yung document size. So dito makikita natin na yung size nag-appear sa upper part, yung A4. And then marami pa dito mga size set na pwede nyong gamitin. For example, itong letter 8.5 by 11. Kung gusto nyo pong sa short bond paper siya, or meron din ditong para sa long 8.5 by 13, so i-click natin yung sa A4, ayan, and then so okay na yung kanyang size. Ngayon naman, piliin natin yung para sa copies. Ano, kung gusto nyo po kung ilang copies ang kailangan ninyo. So ako, one copy lang muna. And then make sure na may mga versions po kasi ng printer na kung saan naka-automatic yung kanilang reverse printing or reverse order. So ako, since kailangan ko siyang back-to-back ipiprint and gusto ko na yung first page, is later on mag-appear siya doon sa pinakauna din na page ng printing. So mas makabubuti na hindi ko i-set up yung reverse order. So tatanggalin ko yung kanyang check. And then i-click ko na po itong OK. Ayan. So ngayon naman, i-click ko naman is pupunta naman tayo dito sa settings, print all pages. So i-click naman po natin dito yung only print add pages. Ayan. So, unahin natin yung add numbers ng page. And then later on, pagkabaliktad natin ng papel, gagamitin naman natin yung para sa even number. Ayan. So, kung wala na tayong kailangang i-set up, so pwede na natin i-click yung print. Ayan. So, ito yung page 1. Lalabas yung page 1. And then, ito naman yung page 3. So, ngayon, ito na yung page 3. So, makikita nyo yung arrow is, nandito siya sa part na ito, sa direction going to the right. So, babalikan natin yung papel. I-flip na natin siya. Ayan. And then, ilagay na natin siya ulit dito sa lagayan ng paper doon sa printer. So, kung makikita nyo yung red arrow, so, dapat kung ano yung nasa upper part, siya yung unang ipapasok doon sa printer, sa lagayan ng papers. So, ayan. So, i-set up naman natin yung para sa even number ng pages. Ayan. So, i-click naman natin dito. So, Ctrl P ulit. And then, so, narito muli tayo sa printing setup. So, i-click naman natin yung print all pages. And then, i-click naman natin itong only print even pages. So, i-click na ulit natin yung print. Ayan, so ito na siya, yung page 2 and page 4. And so i-check natin siya. So lalabas, nakapag-okay na yung printing natin, ito na siya, so page 1.
And then, lalabas din dito, pabilitan natin, page 2, page 3, and of course, sa last page, lalabas yung page 4. So, ayan. So, pwede na natin siyang i-bind or lagyan ng clip kung ano man yung gagamitin natin. So, ito yung standard printing. And ipapakita ko sa inyo ngayon yung process kung paano tayo makapag-print ng mas matipid. Ngayon naman, i-try natin kung paano mag-print ng back-to-back kung ang file ninyo is in PDF format. Since PDF naman ang format, commonly ng files na na-access natin online. So, mas madali itong i-set up kung ang gagamitin natin para ma-open ang file is yung Adobe PDF Reader or Adobe Reader. Tulad nito. So, kung wala po naka-install na Adobe Reader sa inyong laptop, pwede po kayong mag-download nito online and try ko din po na ilagay sa description below yung links kung saan kayo pwede mag-download. So, kailangan lamang po is gamitin natin siya sa pag-open ng file. So, pwede natin siyang i-left-click and then i-right-click and then hanapin natin itong Open With. So, sa Open With, lalabas dito yung mga apps na pwede nyong gamitin sa pag-open ng file. Meron dito ang Google Chrome, Microsoft Edge. So, ako ginagamit ko is itong Adobe Reader. And so, pwede natin gamitin pa rin ang Ctrl-P. Once na maklik na natin ang Ctrl-P, lalabas na dito yung setting kung paano natin i-set up yung ating printing. So, syempre, kailangan pa rin natin piliin yung gagamitin nating printer. Tulad nito, gagamitin ko pa rin si Epson 3110, copy 1. And then, dito muna tayo sa properties, i-click natin siya ng left click. And then, syempre, kailangan pa rin natin i-check yung kanyang size. So, gagamitin ko pa rin is A4. And then, kung gusto niyo na maging mas mabilis yung printing ninyo and mas tipid siya sa ink, ayan, so ang quality kasi nito is naka-standard siya. So, pwede tayo gumamit ng drop. So itong drop na quality ng printing is available sa ibang versions ng Epson. So, yung ibang old versions kasi niya is wala nang ganito. So, gagamitin ko yung drop. So, click ko yung drop. And then, kung gusto nyo siyang i-grayscale, kung gusto nyo black and white, so ako naman is still color muna ang gagamitin ko. So, eto na siya. And then, ulitin natin. So, kung gusto natin na yung first page is after printing, mag-appear pa rin siya sa pinakauna. So, make sure natin na hindi nakaset up itong reverse order. So, tanggalin natin yung check sa reverse order and then i-click natin yung OK. And then here naman, i-click natin sa more options, piliin naman natin dito, lalabas dito yung kung gusto nyo siyang i-print ng odd or even. So, click natin yung more options and then lalabas dito, odd or even pages, then click natin yung odd only muna, odd pages only. So, ito muna i-click natin. And then once na nakaset up na siya, so pwede na natin i-click yung print. So, print. So, and now sa printing natin, so lalabas dito, mas mabilis yung printing kasi nga naka-drop lamang siya. So, later on, i-compare natin yung color nito doon sa isa. So, ayan, naglabas na yung page ng 1 and 3 as odd numbers ng pages. Ayan, okay. So, balik tayo doon sa file and then i-click ulit natin ng Ctrl-P or Ctrl plus P. And then, ito naman na yung setup kanina. So, okay na siya. Ayan, i-double check lang din natin. Naka-A4 pa rin siya. Color, naka-drop. And then, walang setup sa reverse order, then okay lang natin siya. And then, punta ulit tayo doon sa pages to print. Doon sa more options, i-print naman natin is yung even pages only. So, pagka-set up ng even pages only, i-click na natin yung print. Ayan, so malakas ang paghugot ng papel, and then mas mabilis yung kanyang printing. Ayan, so i-double check ulit natin siya. Okay, kapag iniflip ulit natin siya, ito yung page 1, and then ito yung page 2, page 3, and then yun namang page 4. Ayan, so ito siya. Ayan, so ngayon i-compare natin yung dalawang output ng ating printing. So ito yung para sa standard quality, at ito naman yung para sa drop quality. So kung mapapansin natin, syempre, mas matingkad yung color ng standard quality. Kumpara dito sa drop quality, since dito, mas tipid yung ink na ginagamit. So yun ang mga pamamaraan kung para tayo makapag-print ng ating materials. For more videos, don't forget to subscribe. Thank you so much and have a nice day.